na naman. O, tingnan mo. Zero search found. Ibig sabihin, wale. Panaginipan ko, kinasal kami ni Gabriel. Pagkatapos ng kasalan, tumatakas kami ni Gabriel. Tapos pareho kami ang patay ni Gabriel. Nakikita mo ba yung nakikita ko? Multo na naman yung tinutukoy mo. Ayokong makita. Kalimutan mo sila. Wala silang selfie sa buhay mo. Doc, do you believe in third eye? Huwag kang matakot, Christy. Lagi may gagabay sa'yo. Ma? Sinabi ko sa'yo, huwag pakialam ka ng buhay ko. Umalis ka dito! Tantanan niyo na ako, parang awa niyo na. Umalis ka doon! Umalis ka! Ross, this is my sister, Christy. Hi, Christy. Christy, are you okay? Excuse me. I need to go to the bathroom. No. Ako nang bahala. Sasamahan ko na siya. Wait for Lola. Yeah. Apa? Si Rose ba ang Gabriel sa panaginip ko? Tagal kong hinintay si Gabriel. Pero bakit ganun? Pinaglalaroan ba ako ng tadhana? Bakit may iiwan ang asawa ko? Dok, maniwala ka! Dok, nandito siya! Nakakita siya ng mga multo. Kaya nga siguro nagsisisigaw yun sa ospital eh. Baka may nagpakita na naman sa kanya doon. Really? Third eye, ah? Eh, di ba sabi nila na namamana daw yun? So that means may third eye ka rin. Wala. Siya lang yung may ganong ability. She had such a difficult childhood. Ang dami niya nakikita. Ang dami niya napapanaginipan. Like what kind of dreams have you? It's our secret. Tatanungin ko muna siya kung pwede ko ikuwento sa'yo. Baka magalit sa akin si Christy. Alam mo, dyan sa veranda na yan, tsaka yung veranda sa harap, ilang beses na muntik mahulog dyan si Christy. I'm her lifesaver, you know? Kaya nga parati ko yung binabantayan eh. Actually, we're each other's protectors. Oo, ano? Bilisan mo! Ay pa! Ayoko na. Pagod na ako. Where do you get your energy, babe? Somebody from you. Wala. Wala. Mayroon mo, in love ka sa akin eh. Excuse me, ah. Sige. Gusto mo, sabihin mo sa akin kung kahit anong gusto mo, bibigay ko sa'yo right now. Smile, something bothering you? I'm just worried about Christy. Alam mo yun, baka maulit yung aksidente niya. Wala pa naman nagbabantay dun. Ano kung gusto mo, after the wedding, dito na lang tayo tumira for good. You do that for me? Oh, I want you to be happy. Eh, paano nalang inuumpisahan mong accounting firm sa States? Well, I can do that here, right? Are you serious? I love you! Yeah! I love you! You know what? I love you more. So, maghanap na tayo ng bahay? Sige, kung gusto mo, umpisahan na natin dito. Come on! Kaka-renovate lang po nitong bahay. Pero nag-decide po ang may-ari na sa probinsya na po sila magre-retire. Ano? Smile mo, ha?
Oh, I like that. Ay! Kung interesado po kayo, sa broker lang po kayo makipag-usap. Yeah. Diyan po. Yung itaas, pwede makita? Pwede po. May limang kwarto po riyan. Lima? Oo. Tapaka ka dyan. Masyadong excited. Oo nga, malaki na. Sir, nag-overseas po si Ma'am Shirley. Sunduin niyo daw po siya sa airport bukas. Ah, nakasulat na rin po dyan kung anong oras ang dating niya. Kasabay po niya si Brian. Okay, thank you. Diet? Si Brian po yung bunsong kapatid ni Ross. Mukhang wala ng urungan ng kasalan, ano? Nag-uuwian ng lahat dito. May church na ba kayo? Wala. Wala pa nga eh. Dapat maghahanap ka na. Baka mag-hold ka sa oras eh. Pagsimba ng pag-uusapan, huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala doon. Talaga, Lola. Thank you po. Christine, samahan mo kami, ha? Pass na muna ako. Ang bakang trabaho, eh. Kailangan ko pang dumalaw sa opisina. Sigurado ka bang kaya mo na? Yes, Dad. At saka susunduin naman ako ni Debbie, eh. Hindi ako magta-drive today. Uwi mo ako, God. Dinalaw ka namin ni Sir Michael nung unang araw na nasa ICU ka. Naku, alalang-alala nung nakitang unconscious ka. Dinex ka ba niya? Ha? Oo. Pero ano sabi? Dali niya sabi. Ano pa ba? Eh, di get well soon. Naku naman! Si Sir naman, napaka-chope! Ay, Debbie. Ano palang balita dun sa pinapacheck ko sa'yo? Oo, na-check ko na. Nung araw na na-aksidente ka, nung araw na rin na yun dinala si Doc Ocampo sa St. Mary's Hospital, nag-overdose daw. Kaya pala galit na galit sa'kin si Janet. Christine, nandito ba siya ngayon? Ha? Nandito ba? Ano ka ba? Wala! Debbie, pwede mo akong dalhin dun sa ospital ni Doc Ocampo. Christy, huwag ka nang ma-involve. Baka mamaya matahama ka na naman eh. Sa ICU po siya ngayon. Okay, salamat. Umalis ka na! Umalis ka na! Kahit anong pagtataboy mo sa akin, kahit anong gawin mong pananakot, hindi ako aalis dito. Nandito ako para tumulong. Ano pa bang tulong ang magagawa mo? Kahit ako, hindi ko siya mahanap. Nagpakita siya sa akin kanina. Saan? Paano? Bakit sa akin hindi siya nagpapakita? Hindi ko alam. Ngayon ko lang naman ginamit yung ganitong kakayahan ko eh. Kitang-kita ko siya. John! John! Christy, baka mamaya mga demonyong impostor lang yung mga multo na yon. Bakit hindi natin ito ikonsulta kay Father? Lola,
Kailangan pa ko ba ikonsulta kung dapat o hindi tayo tumulong sa kapwa natin? Kung sa tingin ho ng iba, kalokohan at kasalanan itong mga nakikita ko, wala na ako magagawa. Pero hindi na tao ang kausap mo! Patay na sila! Lala, buhay man o patay, lahat ko tayo naghahanap ng katahimikan. Siguro kung matagal ko nang hinarap to, siguro hindi na nangyari yung kay Dr. Ocampo. Wala nang buhay na masasayang, Lola, hanggat kaya ko, tutulong ako. Pero wala kang sapat na kaalaman tungkol sa bagay na yon. Oo, nakakausap mo sila, pero hanggang doon lang. Bahala na, Lola. Basta tutulong ho ako sa abot na makakaya ko. Pasensya ka na. Hindi kasi talaga ako sanay sa mga ganito eh. Basta ang alam ko lang, nakakarinig at nakakakita ako ng mga katulad mo. Kung nakinig lang sana sa'yo si June, hindi siya aabot sa ganito. Kung nakinig lang sana ako sa'yo, kung hindi ko sana siya iniwan. Wala ka namang kasalanan eh. Nabigla lang ako. Siguro nag-aarap kang masisisi. Pasensya ka na. Naintindihan ko. Alam kong masakit mawala ng mahal sa buhay. Alam mo bang dapat si-celebrate kami ng 6th year anniversary ni Juno? Nung mamatay ako, bago ko nakilala si June, masaya naman ang buhay ko. Successful career. Natuturo sa mga preschoolers. Ang sabi ko, kahit hindi na ako makapag-asawa, okay na rin. Pero nakita ko si June. It was love at first sight. Miss, baka gusto mong sumakay ulit. Please. Promise. Sa susunod, sa Disneyland na kita dadalhin. Ito yung kinukwento namin sa mga kaibigan kung paano kami nagkakilala. Baduy na baduy sila. After 3 months, nagpakasal na kami. Romantic nga eh. Yes. Hindi ako nagsisisi na pinagpalit ang career ko for him. Gusto namin palagi kami magkasama. Kaya nga, nagpresenta ako sekretarya niya eh para maasikaso ko siya ng mabuti. We did everything together. Alam ko lang. Mamatay ako. Sana hindi na lang ako tumuloy. Tumuloy saan? It was our 6th year anniversary. Regalo sa akin ni June ang trip to Florida. Pupunta kami sa Disneyland. Noong araw nang alis namin, may emergency si June sa isa niyang pasyente. Hahabol na lang daw siya sa airport. Tumuloy sa airport. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin tanggap na napatay ka na? Tagal kong tanggap na patay na ako. Pero, hindi ko maiwan si June. Hindi niya kaya nang wala ako. Thank you.
Ito lang ang tanging paraan na naiisip ko eh. Diyos ko. Diyos ko, tulungan niyo ho si Doc June. Kung nasaan man mo siya ngayon, hindi mo siya pababayaan. Diyos ko, tulungan mo si Doc. Pakiramdam ninyo. Mabuti-buti na, Christy. Salamat ulit, ha. Salamat sa mga dalaw mo. Actually, nahihiya nga ako eh. Naturingan akong psychiatrist. Naturingan doktor. Pero sarili ko lang ni hindi ko pa ma-handle. Napakahina talaga ng loob ko. Dok, lahat naman tayo may kahinaan eh. Christy, bago yung mga nangyari, ang sabi mo sa akin, kasama ko, asawa ko, nandito pa siya ngayon. Alam niyo, Doc, ilang araw po niya kayong binabantayan. Napakabuti talagang asawa ni Janet. Talagang hindi niya ako pababayaan. At alam ko, naniniwala akong magkikita kami uli. At kung naririnig man niya ako ngayon, I promise, hihintayin ko ang tamang panahon ng pagkikita namin. Kakilala ni Janet. Nandito siya. Hinihintay ka na. Mahal kita. Kikita pa rin tayo.
ba? 3 days lang tayo sa Batangas. Ipapakilala tayo ni Ross sa mommy niya. Talaga pwede. Ang dami kong trabaho. Tsaka mag-one week na akong absent eh. Ako naman oh. Siguro kung naging multo ako, sasamahan mo ko. Anong multong pinagsasasabi mo? Eh talaga naman eh. Christy, this is very important to me. Ninenervous ako kasi first time ko mamimit yung mommy niya. I need you there. I need your support. Yay! Yay! Hindi pa ako nag-a-agree sa'yo, no? Kabisado na kita, Christy. Kapag nagbuntong hininga ka, surrender ka na sa akin. Asa na kaya si Ross? Tagal naman nun. Sabi niya magla-lunch lang siya with his college buddies. Lapa eh. Strict mo namang girlfriend? Siyempre, no. Ayaw kayo maagaw pa siya ng iba. Pero cute siya, no? Anong tingin mo sa kanya? Good morning! Good afternoon na kaya. Hoy, Brian! Saan po time ko pa yata? Afternoon na? O kaya? Ay, hindi ko pa pala kayo na-introduce. Brian, this is my sister Christy. Christy, ito yung bunsong kapatid ni Ross. Hello. Brian, are you okay? Kinasundo ka ni Lola kasi baka hindi ka daw makasakay. Alam mo, worried na worried siya sa'yo dahil sobrang mong busy, baka daw magkasakit ka. Ay, stop mo nga muna, kuya. Christy, yun yung dream house namin ni Ross. Kaya lang, masyadong mahal eh. Oh no, parang nabili na yata yung bahay. Wait lang ah. Hi! Hi. Parang ang bilis naman po nabili ng bahay. Oo, oh, gustong gusto kasi ng boyfriend mo. Ha? Anong ibig niyo sabihin? Nako, hindi mo pa ba alam? Binili na ng boyfriend mo ito para sa'yo. You bought the house! You bought the house! You bought the house! Are you okay? That was supposed to be a surprise. I am surprised. I love you. At home. My boys are here! Hey, Mom. Brian, I miss you so much! Hey, ako naman! Hi, Mom. Oh my God, you never get here! Ama, I'd like you to meet Lola Rosing. It's my mom. Kamusta po kayo? Buti po naman. Si Tito Alfred and Tito Shirley. Thank you. Hello. Shirley. Ma, si Christy. Hello po. Christy? You look familiar. And of course, Ma, this is Helen. Helen, my mom. Helen, my future daughter-in-law. You're beautiful. Alam mo ba, yung si Ross, ngayon lang nagpakilala ng girlfriend sa akin, ha? Ross, you must be a very special girl. Ma. You know, I really like you, Helen. I really like all of you. But please don't get me wrong, okay? Kaya lang, di ba parang masyadong nagmamadali itong dalawang to para magpakasal? Naku, hindi nga dito. Halika na, let's have merienda. Please come in. Thank you. I'm sure you're so tired from the trip. Wow. Let's sit over there. Thank you. Thank you. Can't believe you're here. Oh, bahala ka na sa mga bisita mo, ha? Laki talaga ng bahay na to, no? Ganda. Oo. Parang familiar nga sa akin tong house na to eh.
Alam mo yun, parang nakapunta na ako dito. Parang deja vu. Creepy ka, ha? Si Ross was 12 and his brother Brian was 8 years old yata yun when their dad left them for another woman. Kaya their mom single-handedly raised them. Kaya ngayong mom nila is sobrang possessive, strict, and syempre medyo sinosa. Kaya naman pala. Sandali. Asan na ba yung laptop ko? Alam mo, parang yun dyan. Yung isang bag. Sandali. Naiwan mo sa van. Thanks. Uy, somebody has a crush on you. Oh, Brian, anong ginagawa mo dito? Kuya, nakita ko na si Christy. Kilala ko siya eh. Ano nagsasabi mo, ha? Ito! Ito, di ba? I knew it! Si Christy ay si Maruha, di ba? Ano nga yan? Ito. Brian, stop this, okay? Di ba siya to? Di ba you were only 12 years old nung ginawa mo si Maruha? Ano nga yan? Stop this, ah. Brian, nobody finds out about these drawings, okay? Kuya, paano mo na-drawing si Ate Christy? Paano siya naging Maruha sa panaginip mo? Okay lang. Christy, ako na, okay? Okay lang talaga. I'll take care of it. Ayan na. Hindi ka na makakareklamo. Ross is like your big, big brother. Oh.
ba nandito? Excuse me. Christy, are you sleepwalking again? Nakakahiya eh. Sorry ah. Pero don't worry, hindi naman freakish yung tingin niya sa'yo. Actually, concerned nga yun eh. Christy? Are you okay? Oo naman. Medyo... puyat lang. Alam mo, mabuti na lang hindi ka lumabas ng bahay. Mabuti hindi ka nasaktan. Pag ganun, gisingin mo lang ako, okay? Eh bakit naman? Eh okay nga lang ako. Ano kasi yung napanaginipan mo? Tinatawag ako ni Gabriel. Tapos, sinundan ko yung boses niya. Kaya ayun, dinala ako sa basement. Hanggang dito ba naman? Sinusundan ka pa rin ng Gabriel na yan? Pero, ano kaya nasa basement? Ba't kanya nililip doon? Siguro masosolve na rin natin finally yung mystery ng dreams mo. Magpapasama tayo kay Ross ngayon na. Ngayon na, mag-isa tayo! Nakakaya! Ako ba? He's gonna be our family soon. Wala nang hiya-hiya. Ika na, mag-isa tayo. Eh kuya, sa tingin ko noon, maintindihan naman ni Ate Ellen kahit makita niyo yung sketch ni Ate Christy. Kuya, ang bata mo pa nang ginawa mo yung sketch ni Ate Christy. Natatakot ka ba na baka magselos si Ate Ellen kay Christy? Oo naman. Kuya, if I were you, sasabihin ko kay Ate Ellen. Diba ikaw na rin mismo nagsabi sa akin, mas okay maging honest dahil mag-pay off in the long run. Kaya please, pwede kalimutan mo na itong mga sketches na ito, okay? I don't want things to get complicated. Pero kuya, hindi ka ba nagtataka kung bakit siya dinadala ng panaginip niya dun sa basement na yun? Hindi kaya dahil para malaman yung katotohanan? Ross! I was 15 when my mom bought this place. Actually, ako nga may pinakagusto sa place na to eh. Ano bang hinahanap niyo? Anong gusto niyo makita? Hindi na namin alam. Clues, maybe? Christy had a dream last night. May boses na tumatawag sa kanya. Boses? Kaninang boses? Ah, wala yun. Panaginip lang naman yun eh. Pasensya na sa abala. So I guess we can go then. Saan kayo napunta? I toured them around the house, ma. But there's not much to see. Hindi pa nga ayos ang bahay eh. Oh, that's not true. Your house is so beautiful. Oo nga. Sabi nga ni Shirley, dapat eh magpagawa na raw kami ng sarili naming vacation house. Para pagka galing namin ng Amerika, may mapuntahan kami. There's no need for that. You know you're welcome here anytime. Oh, yeah. Thank you. Asahan ko yan, ha? Of course. Oh, but you still have to build me a house. Wala kang lusot. Bakit na kayo ba? Sa'yo. Alice! What's going on? Wala po. Excuse me, Paul. Helen, pasensya ka na. Kailangan ko lang talagang bumalik na ng Manila. Bakit ka kasi aalis? May nakikita ka na naman ba? May multo ba? Wala. May kailangan lang akong asikasuhin sa Manila.
Christy! Lola. Uwi ka ba ng Maynila? Opo, Lola. Kung ganun, sasamahan na kita. Kailangan ka ba? Mauwi ko. Swerte sa'yo, nakausap ko si Jenny. Sisira na ba ang ulo? Ikaw mamatay lang ng anak namin. Alam ko mahirap paniwalaan. Pero nakausap ko si Jenny. Hindi ko niya alam na sumakabilang buhay na siya. Umalis ka na! Rox, mag-usap tayo, anak. Ang ginagawa mo dito? Siya ba yung mapapangasawa mo? Wala kang pakailan. Ellen, lumayo ko siya. Rox! Rox! Please, Rox! Paiko! Gabriel na napapanaginipan ko. Nakita ko na siya at buhay siya. Ang problema, yung Gabriel na yon si Rose. May feelings ka ba para kay Rose?